balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa October 30, posible sanang mabigyan na rin ng title shot si Dillian Whyte kontra kay WBC heavyweight champion Tyson Fury kung matalo niya ang nakaschedule niyang makakatapat na si Otto Wallin para depensa ng kanyang interim belt. Pero ang pagkakataon nga pong ito ay baka matagalan na naman sapagkat ayon sa mga report nagkaroon di umano ng injury sa balikat si Dillian Whyte. Dahilan para makansela ang kanilang laban. Pero may mga kuro-kuro na baka ang injury raw ay hindi totoo at ito ay ginawa lamang para hindi na dumaan sa mahirap na laban si Whyte at diretso na lamang siyang itatapat kay Fury. Kaya nga napaka-crucial uli ng magiging hatol ng WBC kung maglalabas sila ng mandato na kailangang matuloy pa rin ng Whyte versus Wallin o pwede nang isalang na agad ang interim champion kay Tyson Fury. Sa December 5 naman magbabawas uli ng titulo ang WBA dahil ang interim lightweight champion na si Rolando Romero ay lalabanan ng regular champion na si Gervonta Davis. Matatandaan nga na itong si Rolly ay nakuha ang interim belt noong Hulyo matapos niyang gulpihin at talunin via 7th round TKO ang late replacement na si Anthony Yigit. Habang ito namang si Davis ay kakababa lamang galing sa junior welterweight at doon nga ay tinalo niya si Mario Barrios para agawin ang isa pang WBA regular belt noong Hunyo. At sa kakatapos nga lang nilang press conference para i-promote ang kanilang laban, nakatikim ng napakaraming panlalait itong si Davis. Ayon nga kay Romero, harap-harapan niyang sinabi na papatulugin raw niya ang duwendeng kampyon. Dagdag pa niya na napakalaki umano ng ulo ni Davis at napakaiksi ng kanyang mga braso. Kaya nga nang makita ng mga tao na posibleng maging physical na ang susunod na mga mangyayari, lumapit na mismo ang Mayweather Promotion CEO na si Leonard Ilirbe at ang isa pang security para umawat kung sakaling magkasuntukan na agad ang dalawa. Ayon naman kay Davis, puro lang umano salita ang kanyang basurang makakaharap. Saka ang meron lang daw dito kay Romero ay lakas pero kulang sa skills. Good news para sa mga nag-aabang sa fight preparation ni WBO champion Gianriel Cuadro alas Casimero kontra kay Paul Butler. Dahil nasa Los Angeles na po ang ating pambato kasama ng kanyang trainer at kuya na si Jason. At bago nga tumulak papuntang Amerika para sa mas pinaigting na ensayo, nasabi sa atin via text message ng nakakatandang kapatid ni Cuadro alas na nakapagsimula na umano sila ng training doon sa Ormoc. Kaya nga kung maganda-ganda ang kanilang preparasyon para dito sa kanilang pangatlong title defense, may kalalagyan talaga si Butler. At mismong ang tanyag nga pong boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino ay sinabi sa panayam sa kanya ni Ginoong JM Siyasat na isa rin pong analyst para sa GMA na katakot-takot na parusa ang tatanggapin ng Briton sapagkat sa kanya ibubuhos ng Filipino champion ang lahat ng kanyang mga frustration. Nabanggit nga rin ni Attorney Ed na obligado talagang makapagpakita ng maganda-gandang performance si Gianriel sapagkat yun pong kanyang huling laban na bagamat ngay kanyang naipanalo hindi naman kagaya nung kanyang mga nakarang laban kung saan durog sa kanyang suntok ang mga ihinaharap sa kanya. Pagka naibalik nga naman kasi niya yung dati makikita ng mga promoter na madali siyang ibenta sa mga paying boxing fans at hindi na muling mababarat. Samantala habang nag-aantay ang Japanese bantamweight king na si Naoya Inoue para makasa ang kanyang unification bout kontra sa alinman kina WBC champion Nonito Donaire o WBO champion Gianriel Casimero, lalaban muna siya sa December 14 sa isang voluntary defense o pwede na rin nating tawaging activity fight. Ang plano ngang itapat sa kanya ay ang number 6 contender sa IBF na si Aran Dipaen ng Thailand. Hindi naman sa minamaliit natin itong Thai fighter pero record-wise napakalayo ng kanyang kalibre kumpara sa mga huling nakalaban ng tinaguriang The Monster. Sapagkat bukod sa siya ay 30 anyos na, 3 taon pa lang siyang professional fighter at may record lamang na 12 wins, 2 defeats with 11 wins coming by way of knockout. Kumbaga ito pong si Dipaen ay nakapasok lamang sa ratings dahil hawak niya ang IBF Pan-Pacific Bantamweight Belt at hindi dahil sa kanyang record, skills o kung sino mang kanyang tinalo. Prodigy, balitang Pinoy, Pinoy Boxing Prodigy.